Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon pa ay wala na tayong binabantayan na anumang sama ng panahon sa loob at labas po ng ating area of responsibility. Easterlies na po ang umiihip na hangin sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, at Amihan naman ang patuloy pa rin na umiihip sa malaking bahagi po ng Luzon. Samantala, ang shoreline naman po o yung lugar kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies ang siya pong dahilan ngayon ng may kalakasan na mga pag-uulan dyan po sa may Southern Luzon. At sa atin pong long range forecast, wala na pong nakikita mula rito na banta ng bagyo na tatawid po sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito o hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, epekto po ng shoreline na tumatagos po mula dyan sa may Bicol Region hanggang sa may Palawan ay may mga pag-uulan ngayon sa ilang bahagi po ng Quezon, Bicol Region, Mimaropa, maging po sa ilang bahagi ng Panay Island, at apektado rin po ilang bahagi ng Metro Manila, ilang bahagi ng Negros, maging po sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. At dulot naman po ng amihan ay makulimlim rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Cagayan, Apayao at Isabela. At dahil naman po sa easterlies at saka ng mga localized thunderstorm, ay makulimlim rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsorgen, ilang bahagi po ng Sulu Archipelago, maging po sa ilang bahagi ng Misamis Occidental. Kaya ba yung pag-iingat pa rin po sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dulot po ng amihan at shoreline, maging po ng easterlies, ay may kataasan po ang mga alon sa seaboard po ng halos buong Luzon, at maging po sa eastern seaboard ng Visayas at eastern seaboard ng Caraga, na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.8 to 5.5 meters height. Kaya iwasan muna natin ang papalaot dyan para po makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!